Hello guys, welcome back dito sa ating channel. Ngayong araw ay magtatatak tayo sa dry fit na damit. No, dumating na yung order natin na mga dry fit para dun sa ating customer. Ito ay repeat customer na natin. Napanoorin nyo yung nakaraan nating video kung papaano kayo magkakaroon ng mga repeat customers. Yung mga tips ko doon na binigay para matutuhan nyo yung mga yon. At dahil ito ay dry fit, ang gagawin natin dito ay vinyl. Tatatakan natin to gamit ang vinyl. Ito siya. Apat na kulay ito. Iba't ibang kulay ng vinyl din yung gagamitin natin. Hindi ko na i-demo yung pagkakat sa cameo kasi nga may mga video na rin tayo noong nakaraan na ginawa no, tungkol dun sa pagkakat ng vinyl sa cameo. Kaya balikan nyo na lang, ilalagay ko yung link sa description. Or bisitahin nyo na lang yung channel mismo. Scroll nyo doon. Marami kayong video na mapapanood. No, balikan nyo rin yung ibang mga video. Dahil sigurado akong marami din kayong matututunan sa mga yan. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ay i-hit nyo na yung subscribe button. Pati yung notification bell. Yung all para updated kayo lagi sa aking mga upload. Dahil 2 to 3 times a week ay nag-upload tayo ng mga bagong tutorial and videos about sa digital printing, computer and printer repair at mga negosyo tips na akin ding mga natututunan no, sa aking pagbibusiness. Okay, so mamaya babalik ako. Huwag kayong aalis, tapusin nyo yung video. Babalik ako pagka nakapag-cut na tayo ng mga vinyl na itatatak natin sa mga damit na ito. Pitay? Okay, so ito na guys yung mga pinat natin kanina na vinyl na itatatak natin dun sa ating mga dry fit. Angat mo, Beng? So madami yan, papag-iwahiwalay na lang natin mamaya. Kakat-kat para madali yung pagkakadot natin. Papag-iwalay natin para dun sa bawat t-shirt. Okay. So dyan kasi pinagsama-sama ko para isang cut lang sa cutter. 12 by 12 na vinyl, tatlo yung magagawa natin. Hello guys, o dito na ako ulit. Ayan. Kanina, pogi pa tayo. Ngayon ng umaga. Nag-start kasi tayo mga 10 ng umaga. Ngayon, anong oras na? 5:18 na ng hapon. At medyo haggard na tayo ngayon. No, kasi ang dami ko nang natapos. Ito. Yung mga, inuna ko itong ano din. Sa repeat customer natin, back to back to na 15 piraso. Yan. 15 piraso. So, natapos ko na siya at talagang nakakapagod. Kaya lagi kong sinasabi nga paulit-ulit na itong pagdi-digital printing ay hindi pwede dun sa mga walang tiyaga. O yung alam lang ay pa-pure, pa-pogi, maganda. No, hindi pwede sa ganito. Kasi talagang nakakapagod na trabaho. At habang nagaano tayo, naantay ko na ma-meet nung heat press natin yung si mag ano na tayo ng dry fit.
unahin ko itong navy blue and black, no? Kasi ang itatatak dito ay silver. Ito. Yung silver na to. Ayan. So, ito yung tatatak natin. Back to back din to. Kung ano na to. So ito yung tatatak natin mamaya. Ayan. So, habang nag-aantay tayo ng temperature, gagawin ko ay pipitasin ko muna yung mga ano natin. Ayan. Ang style ko kasi, hindi ko muna tinatanggal yung backing ng ating vinyl. O lalo kong back to back. Hindi ko muna tinatanggal. Ito ba pala sa likod? Ayan. So ito muna gagawin natin. Para hindi sayang yung time. Kailangan ano tayo eh, multitasking. Kaya minsan dito habang nagkakat ng mga vinyl, may iba akong ginagawa. So, nag-ano tayo ng nag-reformat ng mga computer. Yung mga pwedeng pagsabayin lang. Minsan habang nagkakat sa cameo, yeah, nag-edit din ng vlog or nag-edit ng mga layout, nagle-layout ng mga design ng paggawa sa atin. O ganun lang para ma-manage natin yung time ng maayos. Lalo pag may pasok, gabi lang ako nakakagawa. Kailangan talaga ay multitasking. Okay, tapusin ko lang to, tapos magpipress na tayo nung sa post guard mamaya, yung sa dry fit. Ito, may mga instances na nagkakamali, no? Kaya nilalagyan ko ng binabakat ko dun sa mga hindi na damage, tapos nilalagyan ko ng tape, no? Para ano pa din, same pa rin yung kanyang spacing dun sa iba. Thank you.
Okay, so sisimulan na natin yung pag-heat press nitong ating mga dry fit, no, na para sa mga coast guard natin, sa mga frontliners, isa sa mga frontliners. Kaya sa mga coast guard natin, salamat sa pagpapagawa at ingat tayo palagi, no, sa ating mga, hindi lang sa coast guard kundi sa lahat ng mga frontliners. Okay, so ayan. So bago natin ilagay yung design, gaya ng lagi kong sinasabi, kailangan nating i-preheat muna yung ating mga t-shirt. Okay, dry fit man o hindi, kailangan i-preheat natin. Okay, preheat natin for 3 seconds. 1, 2, 3. Okay. Pagka ano na, na-preheat na natin, ilalagay na natin yung design. So ito, coast guard. Yan, coast guard. Ito yung nasa harap. Yan, nalagay na natin. So, sa ano, tantya-tantya na lang yung spacing. Spacing sa gilid. Kailangan magaling kayo magtantya. Sa katagalan naman, parang na ano mo na, sasanay na yung mata. Kakatantya-tantya. Apat na daliri mula sa taas. Okay. Yan. Ano na natin? Massage muna natin ang para lumapat. Yan. Then i-hit na natin ang press natin ang ako ano muna mga 5 seconds. Okay. So bakit ginawa kong 5 seconds? No, kasi nga ano to, back to back. So para hindi siya masyado maluto, hindi na ma-overcook, ay 5 seconds lang. No, kasi may lalagay pa tayo sa likod. To. So, dahil na heat press na natin siya ng isang beses, hindi ko na yan i-preheat yung likod. So, lalagyan ko na kaagad ng design. Ako, para maging proportion lahat ng mga gawa, ay gumagamit ng ruler. Sa likod, ang ano ko dito ay 4 inches. 4 na inches. Yan, 4. And then, pantya na lang natin yung gilid ulit. Yan. So, sa tingin ko, pantay na rin. Tanggalin na. Yan. Ilagay uli yung ating Teflon cloth. Then ito ang pag-press natin dito ay ano na 10 seconds na. No? Okay. 10 seconds. Okay. So bali tayo pala guys ay naka 160 degrees Celsius. No, naka 160 yung temperature and 10 lang yung aking timer. Pero kapag ka vinyl, nag-cure pa ako ng 5 seconds. No, para matibay yung kapit. Okay. Ayan, 5. So okay na 'yon. Ayan. Ito kaya hindi na ako naglagay ng palaman sa gitna kasi pareho namang vinyl. And may backing pa naman siya. Pero kung dark transfer paper yung kagaya nung kanina, yung sa DSWD, nilalagyan ko yun ng palaman sa gitna. Ginagamit ko lang din na ito. Nisingit ko lang sa loob para hindi maapektuhan yung dark transfer paper. Kasi pangit ang dark transfer paper pagka nasobrahan ng luto. Okay, so ganun lang, no? Kapag dry fit, vinyl yung ginagamit. And hindi na kailangan palamanan sa kahit back to back, hindi na kailangan palamanan. Yung mga white na dry fit, pwede yun sublimation, no? Pero ito kasi dark, medyo siguro pag mga wala kasing white doon na ink sa sublimation ay hindi masyado makikita yung design. No, kaya yan, vinyl na lang. Okay guys, itutuloy-tuloy ko na yung paggawa dito. No, muli, maraming salamat sa panonood sa maghapon na pagsama dito sa aking paggawa.
At kung nagustuhan mo yung video natin, paki-click mo naman yung like button. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay hit mo na rin yung subscribe button, pati yung notification bell, yung all, para ma-notify ka every time na meron akong bagong upload. Kasi 2 to 3 times a week ay nag-upload ako ng mga bagong videos na sigurado ako na marami kang matututunan. Muli, maraming salamat sa panonood at ingat po tayong lahat.